Our topic for today is firearms and nomenclature. Okay, first we will define what is firearm. So based on the legal definition, it includes musket, carbines, shotguns, pistols, revolvers, and other deadly weapons from which the bullet, balls, shots, shells, or other missiles may be discharged by means of gunpowder or other explosive. Okay, the term also includes air rifles, air pistols, except those that are in small in caliber and usually used as toys under the provision of EO number 712 dated 28 July 1981. So pag sinabi nating firearms, ito ay pinopropel ng isang gunpowder or explosive. So by means of propellant na sinasabi natin. So, meron ding dinagdag na yung tinatawag nating air rifles and air pistols. Okay? Wherein, pag small caliber na to and it was defined under the provision of EO number 712, hindi siya makaklassify under firearms. Okay? So, the barrel of every firearm shall be considered a complete firearm for all purposes. So, remember, a mere barrel alone. So, ano ba yung sinasabi natin a mere barrel alone? So, pag may possession ka na barrel ng firearms, okay, it can be considered as a whole firearm. Kahit tubo lang yan. Nakuhanan ka ng tubo sa bahay nyo, tapos may nakasuksok na bala ng shotgun automatically. No, pwedeng sabihin that is a whole firearm. Okay? So, why barrel is a complete firearm? Because once you insert a cartridge, correspond to the caliber of the barrel and strike the primer with any pointed hard object, the tendency is to explode. Once it explodes, the bullet will pass through a rifle barrel, will attain its highest momentum, stability, and flight in penetrating power. So, ibig sabihin, no, kasi yung barrel, pag nalagyan yan ng ammunition, pwedeng ma-strike yung primer and pwedeng dumaan doon yung bullet or mga projectiles natin. Kaya kinukonsider ito na as a complete firearm. Okay? So, technical definition, a firearm is an instrument used for the propulsion of projectiles by means of the expansive force of gases coming from burning powder. So, napaka-common na ginagamitan natin na propellant. No, propellant by means of gun powder. So, pag nagkaroon ng pag-burn, yung gun powder natin, so, nagkakaroon ng heated gas, tapos pinupush niya yung projectile natin. Okay? So, classes of firearms, gun barrel, internal construction. So, dalawa yan. So, meron tayong tinatawag na smoothbore and meron tayong rifled bore. Okay? So, ano ba ang pinagkaibahan ni smoothbore at saka rifled bore? Okay? First, ikuan natin si smoothbore. Usually, ang mga smoothbore, no, wala siyang riflings. No, ito yung mga tinatawag nating riflings, no. Common yung mga pistol natin, revolver, no. May mga may mga riflings na tinatawag natin. Mayroon siyang lance and grooves. So ano ba si lance and grooves? Ang lance and grooves, pag sinabi nating lance, it is the raised part of the barrel, okay? Pag sinabi nating grooves, this is the depressed part of the barrel. So, usually, ito kasi yung nagbibigay, additional, na nagbibigay ng pwersa doon sa bullet or projectile natin para mas malayo yung maabot niya. No, common, nakikita natin ang mga rifle firearms or rifle bore or firearms natin is doon sa mga rifle, pistol, revolver. Okay? So, makikita natin yung mga rifle, riflings na tawag natin. Okay?
Makikita lang naman natin yung mga rifling siyempre doon sa barrel. Okay? So, balikan ko, si smoothbore. So, si smoothbore, ibig sabihin makinis. No? Kasing kinis ng legs niya. De, no? Makinis yung loob niya. Wala siyang riflings. No? Ang kwan naman, common, makikita natin ang mga smoothbore is doon sa mga shotgun. No? Makikita natin. Kasi, bakit? Eh, sabi nyo, sir, mas malayo yung maaabot ng mga rifle bore natin. Bakit may smoothbore? No. Yung construction, usually yung mga construction ng mga shotgun, paliit siya. No. So, malaki, paliit. No. Yun yung construction ng shotgun. Now, pressure. No, kasi nako-constrict, paglabas medyo malayo din yung inaabot niya. So, that is on the part of rifle firearms. Usually, makikita natin ang mga rifle, yung mga smoothbore firearms doon sa musket. No, musket, yung mga sinaunang barrel, di pa noon na-introduce ang mga riflings natin. Okay? So, classification of small arms as to winding power. Meron tayong low velocity, meron tayong high power firearms, no? So, low velocity, these arms, or these are firearms with muzzle velocity of not more than, ha? Hindi higit sa 1,400 feet per second. No, segundo, pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin, no, hindi umabot siya ng 1,400 per second. Segundo. No. Pag tunog, pag may explosion na, no, 1,400 feet. No. Hindi aabot ng 1,400 feet per second. Ganun, kabilis si low velocity firearms. Mabilis na yun, 1,400. Paano naman si high powered. So, ito yung higit pa. Pero hindi lalampas ng 2,500 feet per second. No, higit pa. Or higit pa ng 2,500 second or more, yung sabi dito. No. So, ito yung ilagay. No, low velocity firearms and high power velocity firearms. Yung mga rifles na yung mga yan. Okay? So, high powered yung mga yon. So, types of firearms according to mechanical construction. No. First, meron tayong tinatawag ng single shot firearm. So, isang load. No. Type of firearm designed to fire only one shot every loading. Isang load, isang putok, tanggal yung bala, maglo-load ulit. No. Yun yung tinatawag nating common sa atin na one pump. Ayun. So, repeating arms. Type of firearm to fire several shots in one loading. Okay? Maglo-load ka. No. Tapos, putok. Tapos, maglo-load ka ulit. So, yun yung tinatawag nating repeating arms tulad nito. Okay? Next is bolt action type. Now, so, reloading is done by manipulation of the bolt. By the use of bolt. Usually, nakikita natin ang bolt action type doon sa mga rifle natin. No, tulad nito. So, pagputok, ito yung bolt. Ayan, sa may part na to, nandito yung bolt. Doon, ilalagay yung ammunition natin. Okay? Yung ammunition natin doon, nilalagay. Now, pag automatic action type naman, weapons use mechanism is a range that will fire continuously while the trigger is depressed. Ayun. Now, may mga automatic tayo. Meron tayong tinatawag na automatic firearms. So, pagkalabit mo, no, habang nakapasok yung trigger mo, no, continuous yung pagputok niya hanggang bitawan mo. No. Ayun, ganun ang automatic. Isang kalabit,
kung naka-depress pa rin yung trigger mo, automatic continuous burst, continuous yung pagputok ng firearms natin. Yun yung tinatawag natin automatic action type. Paano naman si semi-automatic? Now, a firearm requiring a separate pull of the trigger for each shot fired and which uses the energy of discharge to perform a portion of the operating or firing cycle. So, yung mga common pistol natin, no, usually, they are considered as semi-automatic type. Pagkalabit mo, automatic na siyang naglo-load. Nagre-reset siya, no, naka-cock ulit siya, kalabit mo na naman, diretso na yun. Okay? Pero, si automatic, kalabit mo, diretso, hanggang naka-press yung trigger. Pero si semi-automatic, pag kinalabit mo yan, eh, nakapasok pa rin yung trigger mo, magre-reset lang siya. Kailangan mong ibalik ulit yung trigger mo para magkaroon ulit ng pag-explode. No, kakaroon ulit ng explosion or discharge of anong tawag natin doon? Doon sa bullet natin. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. Next. Slide action or pump action type. So, loading takes place by back and forth and manipulation of the under forearm of the gun. So, pag sinabi natin under forearm of the gun, no, usually, we are pertaining to a shotgun. Okay? So, ito yung forearm ni shotgun. Ito yung hinihila natin. No, hinihila natin. Maglo-load yan, tapos kalabit. Then, hila ulit para mag-load. Okay? So, that is a pump action or slide action type na sinasabi natin. Okay? Lever type. Now, loading takes place by lever action on the firearm. So, eto, this is a lever type firearm. Now, so, ibababa yan, eto, yung lever na to, ibababa, tapos maglo-load na yun. Now, that is a lever type firearm with the use of lever. Paano naman si brake action type? Si brake action type, no, is type of firearm where the barrel are hinged and can be broken open to expose the breech. Yung dibale, no, Ilocano, ditokol. So, babaliin yung barrel. Ito, for example, babaliin yan. Aangat to. Aangat yung barrel. Matatanggal yung cartridge case. Tapos, lalagyan ulit ng ammunition. So, that is a brake action type. Now, bale, dibale. So, pag binali yan, tatanggalin yung cartridge case, tapos maglalagay ulit ng ammunition, ibabalik, tapos ipuputok. Ganun ang brake action type. Okay? Next, single action type. Now, may single action, may double action. So, pag single action, weapon in which pressure upon the trigger release the hammer that must be manually cocked. So, manually done. So, ang illustration dito, parehas na revolver. Kaya lang, etong isa is a single action. No. Pag sinabi natin single action, kailangan i-cock. No. Kailangan i-cock yung manually cock yung hammer niya. Ito yung hammer niya. So, i-cock natin. Tapos, kalabit para sumabog ko para matamaan yung primer and magkaroon na explosion. Now, si double action, dalawa yan. Pwede mong ikak, pwede mong kalabitin lang. So, kahit hindi mo na i-manually kak. Common, no? Common sa atin, usually yung single action, ito yung mga lumang revolver natin. Ngayon, yung mga double action, ito yung mga latest na revolver natin wherein double action type na siya. No, pwedeng kalabitin lang, magkakaroon na ng hammer release, yung mga yon. Now, automatic na siya, hindi na siya ikakak. No, si single action type, kailangan ikak para pumutok. Kasi, yung single action, pag kinalabit mo to, hindi mo siya kinak, hindi siya
hindi aangat yung hammer niya. Kahit kalabitin mo ng ilang beses yung trigger niya, hindi magre-release si hammer. Pero si double action, kalabitin mo to, aangat si hammer, at magkakaroon ng pagtama ng hammer natin doon sa primer, no? So, ganun. So, advantage ni revolver natin, yung mga pagu-pagu ngayon, na they are double action type. Okay? So, classification of firearms according to the manner of feeding. Sa feeding naman tayo. Una is loading ngayon sa feeding. Muzzle loading firearms. These are firearms on which the ammunition is fed to the muzzle. So, ayun. So, nilalagay mismo doon sa muzzle niya. Okay? Example of that is yung musket natin. So, hinuhulog yung propellant, yung gunpowder, tapos ihuhulog yung projectile natin, tapos kinakalabit. So, muzzle loading firearms ang tawag natin doon. Okay? Clip loading firearms. So, ganito yung itsura ng clip magazine na tinatawag clip loading natin. So, nakapack yung several ammunition, tapos ilalagay doon mismo sa barrel, no? So, yun yung pinakakuha niya. So, from clip, no, ito naman yung magazine. So, common ngayon yung magazine loading firearms natin with the use or with the aid of the magazine. Doon natin nilalagay yung ammunition, tapos nilalagay natin doon sa barrel. Okay? Next is breech load firearm. No. So, yung breech loading na tinatawag natin doon mismo sa breech niya. So, mayroong butas dito, doon nilalagay yung ammunition, tapos kinakalabit. So, breech loading. So, may butas dito, doon nilalagay yung sa mismong breech niya, nilalagay natin yung ammunition doon. Doon lang magkakaroon ng firing, no? So, link or belt. So, makikita natin ang link or belt sa mga 50 caliber, 30 caliber machine guns, no? Nag-interconnect yung mga ammunitions natin by the use of link or belt. Tulad ng nasa video. Okay? Next is kinds of firearms. No. First, rifle. No. This is a common type of rifle. No. Type of small weapon designed to be fired from the shoulder. So it has 2,500 feet per second. Okay? So common ang mga rifle natin is long firearms. No. Para mas malayo yung maabot niya. Okay? Submachine gun. It is a light portable machine gun which uses pistol size of ammunition. Ano ba yung mga submachine gun natin? Ito yung mga automatic weapons. No. Pero, they are using pistol size ammunition. Hindi katulad ng M16. Yung mga yon, no? Rifle ammunition. Yung gamit ng M16. Yung mga M14. Yung mga yon. Pero, si submachine gun, ito, ang gamit niya is yung mga pistol size ammunition. Ano ba yung mga pistol size ammunition? Dito na po mapasok yung 38, 45 caliber, 9mm, 380, 22, yung mga yon. Okay, pwedeng maging kwan ng submachine gun. Okay? Carbine. So, a 30 caliber short rifle having a barrel of not more than 22 inches. Okay, mayroon tayong dalawang klase ng carbine. So, M1 and M2. Yung M2 mas latest kasi automatic weapon na siya. So, si M1, World War 1 yan. No, World War 2, yung mga yon, M1, M2. Now, ang kagandahan ni carbine, so, mahaba.
yung barrel niya. So, pangmalayuan talaga si carbine. And meron siyang 0.30 caliber yung ammunition niya. Okay? Next is a shotgun. We all know what is a shotgun. A small bore weapon designed to shoot a number of pellets in one shot. So, may multiple pellets yung laman ng isang ammunition ng shotgun tulad ng na-discuss ko last time. Okay? So, multiple shots. No, meron siyang pellets. So, mas maliit yung gauge, mas malaki yung pellet. No, mas malaki yung number, no, mas maliit yung pellets niya. Okay? So, meron din tayo sa shotgun, meron tayong single projectile or ang tawag natin doon is ice slug. Okay? Musket. So, wala na. Ewan ko kung may gumagamit pa ng musket. An ancient smoothbore weapon designed to shoot a single round lead bolt. So, yung musket natin kasi, no, ilalagyan muna ng gunpowder, tapos tinutusok, tapos ilalagay yung projectile, tapos kakalabitin, doon lang magkakaroon ng pagsabok. So, that is a musket. So, basic firearms nomenclature. So, basic at dami. No? So, in basic firearms nomenclature, ang ikukat ko lang sa inyo is yung very common parts. Tulad ni revolver. This is the cylinder. No, yung bola niya. This is the cylinder. This is the flat sight. This is the rear sight. This is the hammer. No, hammer. Hammer yan. Yung kinakak natin, that is the hammer. This is the trigger. This is the trigger guard. No. Trigger guard. No. Meron tayo sa likod nito, meron siyang ejector. No. Ayun, yung tinatawag nating firing pin. Okay? Yung firing pin ang tumatama doon sa primer ng ammunition natin. Okay? So, this is the muzzle. Okay? So, that is the common. No. Common nomenclature of a revolver. No. So, huwag nyo kakalimutan, this is the front sight, rear sight, hammer, trigger, trigger guard, cylinder, muzzle. Okay? Yung muzzle natin doon, lumalabas yung projectile natin. Okay? Sa pistol naman, no. Ayun, sa pistol, same din, meron tayong, ang sa pistol, eto lang, no. Wala, si revolver, may cylinder. Si pistol, may magazine. Okay? So, front sight, rear sight, tulad ng nasa notes nyo, no. Trigger, trigger guard, yung release niya, magazine release, yung mga yun. Okay? So, that is the pistol. Okay. Doon naman sa shotgun. No. So, meron siyang butt. Ito, butt. Ito, this part is stock. This is the safety sa silong ng shotgun. Nandun yung safety niya. Trigger guard. Trigger guard. Ito, trigger guard. Trigger. Okay. Action bar. Meron tayong ito. Ito yung forehand na tinatawag natin. So, yung magazine tubular, dito naman, na-stack yung ammunition natin sa shotgun. Okay? Dito na part is rib. No. This is the barrel. This is the muzzle. And this is a so-called sight. So, yun yung common parts ng shotgun. Okay? Doon naman sa M16. Okay? Meron tayong bolt carrier. Pag napaklas na ito yung bolt carrier niya, firing pin sa loob. No, meron tayong extractor. Meron tayong handguard. Yung nandito to, that is the handguard. This is the barrel. Ayan, yan po yung barrel niya. No, meron tayong charging
handle, no? Charging handle na nandito yung hinihila natin para mag-load yung firearms. This is the upper receiver group. This is the lower receiver group, no? Ito yung magazine niya. Okay? So, I think that is the content of my discussion. If you have concern, please message me for answer. Thank you for watching my presentation.